Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Gusto mo rin bang mag-alaga ng tuta? Ang sarap kasing mag-alaga ng aso habang mga puppies pa lang sila. Pero alam mo ba na maraming breed ng aso na cute habang tuta pa lang, pero pag lumaki na, mukha na silang halimaw. Kaya naman for today's video, mapapanood mo ang 8 dog breed na may cute na tuta, ngunit ubod naman ng tapang kapag lumaki na. Number 1, Caucasian Shepherd. Sobrang laki ng aso na ito, kaya madalas silang gamitin bilang bantay ng bahay. Kaya kung maraming kriminal sa inyong lugar, subukan mong mag-alaga ng aso na ito. Kapag merong Caucasian Shepherd sa inyong bakuran, matatakot lumapit ang mga kawatan. Matapang kasi ito at hindi mag-aalinlangang umatake. Maski ang mga wolf ay natatakot pag may kaharap ng Caucasian Shepherd. Sobrang kikilabutan ka pag kinakahulan ka ng ganitong breed ng aso. Pero alam mo ba na sobrang cute ng mga puppies nito? Ang cute-cute nila at parang ang sarap kurutin. Dahil sa nakakatakot na reputasyon ng mga Caucasian Shepherd, maraming pinaaalalahanan ng mga dog owner na dapat nilang disiplinahin ang kanilang aso habang ito ay tuta pa lamang. Mas madali kasing turuan ng tamang behavior ang mga puppies kaysa turuan kung kailan malaki na sila at ubod pa ng tapang. Number 2, American Bandog Mastiff. Sa ating listahan ng mababangis na aso, ito ang may pinakamalakas na bite force. Pag kinagat ka ng aso na ito, mararamdaman mo ang puwersa na 720 PSI. Mas malakas pa ang kagat nito kaysa sa puwersa ng leon. Dahil sa kapangyarihan ng mga American Bandog Mastiff, dapat mong iwasan ang makagat ng asong ito. Para kang inatake ng halimaw kung sasakmaling ka ng aso na ito. Pero alam mo ba na sobrang cute nito habang tuta pa lang sila? Sino mag-aakala na ang mga nakakatuwang tuta na ito ay sobrang lakas pag lumaki? Dahil dyan, mahalaga na mapaturukan ng anti-rabies ang mga tuta at sa ganong paraan, nagiging ligtas sa mga pet owner laban sa banta ng rabies. Number 3, Black Russian Terrier. Ang next ay ang aso na sobrang protective sa kanyang amo. Pag ito ang aso mo, puprotektahan ka nito sa mga masasamang tao na mananakit sa'yo. Sobrang tapang ng aso na ito kaya maski ang mga wolf ay hindi nito inaatrasan. Alam ng mga aso na ito kung kailan dapat umatake sa kalaban at yan ay dahil sa matalino itong aso at malakas ang pakiramdam. Dahil sa kanilang katangian, ang mga Black Russian Terrier ang isa sa pinakamadaling turuan na breed ng aso sa larangan ng guard dog. Pero, alam mo ba na ang Russian Terrier ay nagsimula bilang cute na puppy? Espesyal ang mga breed ng Russian Terrier dahil isa ito sa pinakamahal na breed ng aso. Alam mo ba na ang mga tuta nito ay naibibenta sa halagang 90,000 pesos? Pangmayaman pala ang aso na ito, kaya bihira mo lang makikita ang Russian Terrier sa Pilipinas. Bagay lang ang presyo dahil ang cute ng tuta nito. Number 4, Dutch Shepherd. Ito ang aso na mukhang pinaghalong German Shepherd at Belgian Malinois. Gaya ng ibang aso, sobrang liksi ng aso na ito kaya mahirap itong kontrolin. Malakas din ang puwersa ng pangkagat ng Dutch Shepherd na mukhang minana pa nila sa mga German Shepherd. May bilis ito na 30 miles per hour, halos kasing bilis ng Leopard. Dahil sa likas na talento ng Dutch Shepherd, palagi itong ginagamit bilang guard dog. Pero alam mo ba na kapag tuta pa lang sila, ang cute-cute ng mga Dutch Shepherd. Maraming first-time owner ang nahihikayat mag-alaga ng aso na ito dahil kahit sino ay matutuwa sa mga aso na ito. Ang hindi nila alam, napakalaki pala ng aso na to pag tumanda.
Kaya naman hinihikayat ang mga magsisimula pa lang na dog owner na mag-research sa breed ng aso na plano niyong alagaan at alamin kung ito ba ang breed ng aso na babagay sa inyong lifestyle. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Number 5, Yorkshire Terrier. Ito ang pinakamaliit na breed ng aso sa ating listahan, ngunit ito na ata ang pinakamabangis at pinakasiga. Isinama ko sa listahan ng mababangis na aso ang Yorkshire Terrier dahil para bang palaging mainit ang ulo ng mga aso na ito. Medyo territorial at ayaw nito na palagi mo silang binubuhat. Dahil sa agresibong pag-uugali ng Yorkshire Terrier, binabalaan ng mga tao na huwag basta-bastang hawakan ang aso na ito kung ayaw niyong makagat. Kahit palagi masama ang timpla ng aso na ito, ang cute-cute naman nila habang tuta pa lang. Mukha silang stuffed toys na gumagalaw. Para silang daga sa sobrang liit. Kapag tuta pa lang mga Yorkshire Terrier, nahihirapan pa itong gumalaw at maglakad. Kaya naman todo-todo ang pag-aalaga na kailangan ng tuta na ito para mapalaki mo sila ng malusog at masayahin. Number 6, Bull Terrier. Nakakita ka na ba ng ganitong breed ng aso? Mukha silang pitbull na may mahabang uso. Kahit maliit lang din ang katawan ng Bull Terrier, bumawi naman ito sa tapang at hilig sa pagkahol. Para silang pinaliit na version ng mga pitbull. Mabilis mag-init ang ulo ng pitbull terrier, pero siguradong manlalambot ang puso mo kapag nakita mo ang mga tuta nito. Para sa akin, ang mga bull terrier ang may pinaka-cute na tuta sa ating listahan. Kapansin-pansin pa rin naman ang mahaba nitong nguso. Dito sa Pilipinas, ang mga bull terrier ay naibibenta ng 50,000 hanggang 70,000 pesos. Sulit naman ng gastos dahil ang cute talaga ng aso na ito. Number 7, Rhodesian Ridgeback. Malaki itong aso na kayang tumimbang ng 50 kilos. Nagsimula ang Rhodesian Ridgeback sa Africa bilang hunting dog noong 1922. Simula noon, inalagaan ang mga aso na ito bilang tigabantay ng bahay. Medyo masakit sa ulo ang higanting aso na ito dahil sobrang aktibo nito at kung minsan, agresibo. Kahit medyo nakakatakot ang breed na ito, ewan ko na lang kung hindi ka makyutan sa kanilang tuta. Kung ikaw ang tao na hindi mahilig sa aso, tsak na mapafall in love ka sa breed ng Rhodesian Ridgeback. Napakaamo ng aso na ito, kaya madalas silang piliin ng mga tao na naghahanap ng malambing na aso. Kapag may alaga kang Ridgeback, parang may kasamang makulit na bata sa inyong bahay. Number 8, English Mastiff. Ang huli sa ating listahan ay ang pinakamalaki at pinakamalakas na aso. Ito ang English Mastiff na kayang tumimbang ng 100 kilo. May tangkad ito na 3 talampakan. Tsak nakikilabutan ka pag nakahulan ka ng ganito kalaking aso. Kapag may kasama kang English Mastiff, walang kawatan ang may plano na lumapit sa'yo. Sobrang cute ng mga adult na English Mastiff, pero alam mo ba na triple ang cute ng mga tuta nila? Kahit malaki ang mga aso na ito, marami pa rin ang may gustong mag-alaga rito. Maamo kasi ang itsura nito na parang bata na nanghihingi ng lollipop. Mula sa pagiging tuta, mabilis na lumalaki ang mga English Mastiff pagkalipas lang ng 2 buwan. Ikaw, gusto mo rin bang mag-alaga ng English Mastiff? O may iba kang breed ng aso na gusto mong alagaan? Alin sa mga agresibong breed ng aso ang wish mo ngayong bagong taon? Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko ng Bull Terrier. I-comment mo na yan sa baba kung ano ang aso na napili mo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Bryden Tyler Bongolan Espiritu. Hello rin kay Kayabyab Jinel. Shoutout kay James Gadayan Vallejo. What's up kay Janelle Ace Kodog. Kylie Baroa. Mav and Marl Joshua Rubante.
Riza Silva and RLTV Vlog, at kay Zachary Bryce Bush Unigo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!